Yo, what's up mga ka-master? Welcome back muli dito sa ating channel. Ito na naman si Master P, muling nagbabalik para sa isang panibagong reviews. So lahat ng ito, i-reviews natin mamaya. Ito po ang product ng R8J8 na pinadala sa atin para review sa segment na to ng vlog. So bago po tayo magsimula, salamat ng maraming marami sa Reliqua Streetwear. Meron silang Shopee tsaka Lazada. Check out nyo, ilalagay natin yung link dyan sa ilalim sa description ng vlog na ito. So may iba pa silang design. Eto, Reliqua din po ito. So support local. Salamat ng maraming marami kay Sir Chicoy Garcia. Hi mga ka-master, ako si Master PTB at gumagawa ako ng tutorials, tips, tricks, techniques at reviews about digital printing. Kasama na ang cutter platters, printers, computers at softwares para sa mga aspirant at gustong magsimula sa business na katulad nito. So kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So simula na po tayo. So eto po nakikita nyo mga to. Etong tatlong to. Ito po ay printable sa pigment. Naka-rolyo siya. Ang lapad po nito is mahigit 8 inches. Kasi sinukat ko siya kanina kasing lapad siya ng A4. Pero 50 meters yan. 50 meters, 50 meters, 50 meters. So, ito po ay printable. So, unahin muna natin itong tatlong to para sa pigment po ito ha. Nag-print po ako kanina. Ipapakita ko sa inyo kung ano resulta nung pag-print ko, unahin natin tong mat. So, ilalapit natin sa cam nang makita nyo kung anong texture ng mat. So, yan. Hindi nagre-reflect. Ito po ang print sa mat. Yan. Mat po yan, ang R8J8. So buong-buo po print niya, ang ganda niyang printan, totoo lang. Ang tulin pa matuyo. So ang susunod naman po natin ay etong glossy. So ito po ay 50 meters din. Yan po siya. Glossy. Tapos ang print po niya ay ganito. Nakikita nyo, ang ganda. Tapos eto naman po ay transparent. So makikita nyo mamaya kung bakit siya maganda. Eto po print ng transparent. So eto, maganda to sa mga gumagawa ng printed na plaka. Transparent po yan. Kutkutin lang natin. At wala po akong kuko. So, ang pagka-transparent po niya is ganito. Yan. Transparent po na transparent. Kaya maganda po ito. Maganda po ito kapag gagawa kayo ng mga printed na plaka. So, ito ulit. Ito po yung glossy at ito ang matte. So dumako naman tayo sa photo top. So ang R8J8 ay may available pong photo top na sa dalawa. Ay hindi pala ito photo top. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. So lima po yung nandito sa akin. May isa pa po yung ano, yung Stardust na rainbow. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura nun. So ito po ang glossy nila. So ito po ay 50 meters. Yan, glossy po na photo top yan. Malalaman nyo pong photo top kapag ka may guhit sa likod. So yung link po nito mga to, ilalagay po natin sa description. Ito po ang pagka-glossy nya. So kinat ko na po siya kanina eh. Kasi ipopototop ko po itong print ko. Glossy. Tapos, ito po ay glitter.
Saglitter po. So ang glitter po, yan ang pagka-glitter niya. So hindi po siguro masyado makita, pero mamaya makikita nyo po yan. Dahil gagamitin po natin to pang phototop dun sa print natin ng mga ganito. So 50 meters din po ito. Ang 30 meters lang po nila is itong rainbow na holographic. So kung nakikita nyo, nagre-reflect yung rainbow. Ganito po yan. Ito po ay 30 meters ah, yung ano, yung rainbow na holographic. Tapos ito po yung mat. Yung mat niya is sticky, may tiki po nakasulat sa likod. Maganda po itong mga phototop na to dahil unang-una manipis siya. Kapag gagamitin niyo siya sa decals, pwede po siya sa mga curb. Ito po yung mat. Ayan, may tiki na nakasulat. Focus natin. Ayan, may tiki. Tapos, ito po ay 3D. Fish eye na 3D. So, ito po, ang lapad po nito is A3. Tapos, 50 meters din po. So, ito po siya. Ganyan po itsura niya. So, ngayon, ang gagawin po natin, is magpo-phototop tayo. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung dalawang klase ng pagpo-phototop na ginagawa ko dito. So, kukunin lang muna natin yung laminator. So, mga kamaster, ito na yung ating laminator. Ito yung ating squeegee at ang ating cutting mat na self-healing. So, itong mga to, ituturo ko sa inyo yung dalawang way ng pagpo-phototop para hindi po tayo nasasayangan ng phototop, hindi nagkakababol. So, unang-una, ganito po yung ginagawa. So, ito po ay mat, tapos ito ay glossy na phototop. So, ito po, binubo ko lang po ito ng konti. Tapos, pag nabukan nyo na ng konti, ipopold po natin. Ito po yung unang way ng pagpo-phototop. Laminator po ang gamit natin dito, pero yung iba, ganito rin ginagawa nila, mano-mano. So, paano yung mano-mano? Lalagyan po nilang tape yung apat na kanto ng sticker. So, kung yan po, nakalapat na, hagudin nyo po ng ganon. So, ayan, lapat na po siya. Tapos, i-aabang natin dito, tapos bubuhayin natin. Tapos, pag naipit na siya ng konti, iaangat natin to, tapos po, hihilahin natin to. So, ang gamit po natin dito is phototop na glossy. Tapos, patayin na po natin. Yan na po siya. Bago po kayo mag-phototop, make sure po na lampas lang ng konti kasi po ito medyo mahaba. Ang tendency po nito, kapag hindi po kayo marunong, babalik po sa loob. So, pag ganito po, bawasan nyo na lang ng konti. Tapos, yung isang way po ng pagpo-phototop ay ganito. So, kuhanin naman natin itong si Matt. Isasalang nyo po muna si phototop. Yan, ganyan. Ipapaipit natin. So, kapag kaipit na siya, kailangan po malinis sa pwesto nyo. Unang-una.
Tapos po, yung sticker na gagamitin nyo dapat ay walang alikabok. So, nakaipit na po ito. Dito naman sa ilalim, iangat natin. Kaya po medyo mahaba ang aking ginawang cut sa phototop para po sa ganitong process yun. So ganyan, alalayan nyo po yung dulo. Kailangan flat. Tapos, iipit nyo po ngayon yung sticker. Tapos, alalayan nyo po ng ganyan. So, ingatan nyo lang po yung mga likabok. Tsaka, wag pong gagawin to kapag ka po yung area nyo is malapit sa electric fan. Dahil po lahat ng alikabok, pupunta po yan sa sticker. So, eto, wala rin po itong bubbles. So, eto naman ang effect kapag kamat na phototop ang gamit, tapos glossy. Kasi common na po yung matte sa matte, tapos glossy sa glossy. So, ibahin naman natin. So, testing naman natin ngayon itong 3D. Sa transparent. Pabalik na rin na lang natin. Pag naramdaman yung kumapit na, i-play nyo na yung power niya. I-run nyo na. So, ito po ang effect ng 3D sa transparent. Then, in next naman natin is itong si holographic rainbow. So, papatayin muna ulit natin. Tapos, sasalpak natin itong phototop. Ayan, papakagatin lang natin. Medyo mahirap lang siya kasi wala akong kuko. So, ganyan po paglalabat ng phototop kapag ka may laminator kayo para hindi kayo mahirapan. Kasi yung iba, pagka yung katulad nung una natin ginawa, nagkakaroon pa rin ng bubbles. So, ito po, wala tong bubbles. So, ito po siya. Makikita niya ang ganda ng ano niya, ng effect niya. May nasalit pala ako kwap na photo paper. So, hindi po yung kasali ha. So, susunod naman natin ngayon is yung glitters dito sa mat. Kung ano magiging itsura niya. Basta pag magpapototop kayo, unahin nyo lagi yung part na may maliit na distance. Katulad nito. Para kung sakali man po kasi na sakto yung kinat nyong phototop, hindi siya maapektuhan ng gusto. So, ito po ay mas manipis compare dun sa kwap na glitters. Lahat pong ito ay maninipis lahat po ng phototop, kaya pwede po siya sa curve. So, ang glitter po, ito yung parang reflectorized effect. Ayan. Nakikita nyo, oh, may mga glitter-glitter. Tapos, last but not the least, meron po tayong stardust na phototop. Mas maganda po siya compare dito. Ito po kasi ay star, ubos na po yung stock na to. Pero yung stardust, yung ano po, yung sun star, meron pa po siyang maliliit na rainbow. Parang buhangin. So, ito po yung inilabas na natin to sa nakaraan natin vlog. So, gagamitin natin ito dito. So, ito po ay sakto. So, ang gagawin natin dito ay mano-mano. Kasi po, mabibitin yung phototop. Maikli po kasi to.
So ang lapad po nun ay yung Sunstar na holographic, ang lapad po nun ay A4, tapos po 50 meters po. Pero dito sa holographic natin na ginawa natin ngayon, 30 meters lang po ang holographic. So ayan po, tapos sasalang. So nasa sa inyo naman po kung anong process yung mas madadalian kayo. So ito po ang effect niya. Kung nagandahan kayo dito, mas maganda pa po yung ano, yung Sunstar. So isa-isahin po ulit natin yung mga photo tap. So ito po yung sinasabi ko na may ano, counterpart na Sunstar, mas maganda po yun compare dito. Tapos ito po ay glitter. Yan, kung nakikita nyo. Ito ay holographic. Ito po ay 3D. Ito ay matte. Pero nilapat natin siya sa glossy. Tapos ito ay glossy, nilapat natin siya sa matte. So dito po sa mga to, comment down below po kung ano yung nagustuhan yung effect ng photo tap nila. Ma'am Joanna Lee, Nar8J8Tiki. So ito, hindi ko na to sasama kasi bilang na lang po yung rolyo na natitira dito. Baka kasi habang pinapanood nyo to, in order nyo na tong ano, yung sinasabi ko. So ito po siya. Comment down below kung anong mas nagustuhan nyo dito. Kung glossy, matte, 3D, rainbow, o kaya glitters. Tapos, may hindi pala ako nabanggit kanina. Ano. Ito po kasi, may isa pong media dito tayo. Kaya ayos ko lang. Ito pong media na to ay A3 ang lapad. Tapos 50 meters ang haba. Ito po ay para sa EcoSolvent. So, pinadalhan tayo nito ni Ma'am Joanna Lee. Pero, ipa-flash natin sa screen dyan yung video kung saan pinaprinta natin to sa EcoSol courtesy ng iPrint PH kay Sir Adrian Rubiales na kaibigan natin, isa sa ating mga mini-mentor na taga San Pablo. So, ipa-plug natin yung, ano, yung store niya na iPrint PH, meron din siyang DTF. Yung info niya ilalagay natin dyan sa description ng vlog. So i-flash na natin. Game. So what's up mga kamaster, ito po yung comparison natin na NextJet tsaka R8J8. So nasa left side po is NextJet, then yung nasa kanan po, ito sa ibaba is yung R8J8 na media. So kung makikita nyo sobrang puti niya, sobrang ganda niyang printan at ang ganda lalo na yung mga black. Smooth na smooth po yung print sa EcoSolvent ng media na R8J8 compare sa NextJet. So wala po kasi tayong EcoSol, kaya nakiprint lang tayo. So mga kamaster, nga pala, ipa-plug din natin yung page nila Ma'am Joanna Lee sa Facebook, dyan sa ilalim ng ano description. Kung nagustuhan nyo yung ating review sa gabing ito, hit nyo na yung like, subscribe, share, at i-push nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos, tutorials, reviews, at iba pang mga vlog. So salamat po ulit ng maraming marami kay Ma'am Joanna Lee, kay Sir Rap Castillo, sa Reliqua, tapos kay Sir Adrian Urbales ng iPrint.ph. At eto na naman si Master P, nagpapaalala na always keep safe at up para sa pangarap.